Kumusta mga boss, mga bay? Magandang araw po ulit sa inyo lahat. Welcome to my YouTube channel. Panibagong tumog chess puzzle na lang po ang ipabahay ko sa inyo ngayon. Ang puzzle na ito ay medyo may kahirapan din, lalo na kung hindi mo makita ang first move. Kaya mahirapan ka talaga kung ano ang two moves na yun. Kung sakaling makuha mo man ang first move, kailangan alam mo rin ang second move sa bawat move naman ng black. Ang sulong po ng black ay dito po sa 1 ang tungo, at ang white naman po ay dito sa 8 po ang tungo. Kung gusto niyo pong isolve ang chess puzzle na ito, mga boss, mga bay, ang laruin na po para mahanap niyo po ang tamang move kung paano matihin ang black. Kung sakaling hindi niyo makuha ang sagot, samahan niyo ako sa aking tutorial at ipapakita ko sa inyo ang tamang atake kung paano matihin ang black. Bago natin simulan, mga boss, mga bay, kung bago ka palang napadaan sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe bilang support nyo lang po sa aking muling channel, at pakihit na rin po ng notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video araw-araw. Maraming salamat po at umpisahan na natin. Kasulong po ng black ay dyan po ang tungo sa 1, at ang white naman ay dito po ang tungo sa 8. So ang una ko munang ipapakita sa inyo ay mga maling atake ng white, dahil ito naman po ang kadalasang itinitira ng ating mga kalaro. So halimbawa, kung ang white ay nag first move dito, check. So yan po ay kakainin lang ng rook. Check. Check siya ngayon. Pag iniwas niya yan, so two moves na. So wala pong mati yan. Pag kinaya naman niya itong aking rook, itong rook ng black, so walang mati. So kainin lang yan. So ulitin natin. So bali yung atake ng ano, atake ng white. So kung sakali naman na ito yung kanyang i-first move, so ganun pa rin yan, kain pa rin. So ano nga yung kanya pang two moves? Check. Pag iniwas niya uli, ganun pa rin, two moves na, walang mati. Pag kinain niya to, check, kain pa rin siya. Okay. So wala pong mati. So mali pa rin yung ano, atake ng white dito. So kung sakali naman na dito siya check. So pwede yung gawin niya dyan ay pwede na siyang kumarang. So ano nga yung kanyang pang two moves? Pag yan po ay kanyang kinain, check. So suportado yan ang ano, pwede lang umiwas, walang mati. So ulitin natin. Kung sakali naman na dito siya mag-check, check siya ng rook. So pwede lang siyang umiwas dyan. So ano ngayon ang kanyang pang second move? Pag nag second move siya dito, check, iwas lang. So walang mati. Pag dito naman siya nag-check, so ganun pa rin, iwas lang, walang mati. Pag dito naman siya nag-check uli, check siya ng rook. So pwede lang siyang mag D6. Ano ngayon ang kanyang pang second move? Pag siya naman ay nag second move dito, check, pwede lang kainin ito, walang mati. Or pwede niyang iharang yan, walang mati. Or pwede niya, pwede rin siya dito sa check. So pwede lang siya muling bumalik. Hindi, pwede rin kayo. Kainin lang talaga ang kasagutan dyan para hindi siya mamati. So wala pong ano, mali po yung move ng white. Kung sakali naman na dito siya nag-check, kinain to. So
pwede na rin niya kainin yan. So ano kanya ngayon pang second move? Pagka siya ay nag-check dito, check, eh pwede lang kainin ng horse. So walang mate. Kita natin. So nahirapan talaga ang white dito kung paano talaga niya matihin ang black. Kung sakali naman na ang move naman ng white dito ay kinaya niya itong pawn. Check. So pwede lang siyang lumabas dito sa C4. So ano ngayon ang kanyang pang second move? Pag second move siya ulit dito, check. Iwas lang. Wala pa rin mate. Ganun pa rin. Pag dito, so ganun pa rin. Iwas pa rin yan. So, walang mate. So, pag dito naman siya nag-check, so ganun pa rin. Iwas lang. Wala pa rin mate. So, talaga nahirapan ang white kung paano talaga niya matihin. Kung dito naman siya check, check, kainin lang siya. Walang mate. Undercheck pa siya. So, yan, talagang hirap ang white kung paano talaga niya matihin ang black. Sige natin. Kita ba? Kita. So, yan po ang mga ginawang atake ng white na hindi talaga kayang matihin ang black. Kung nais nyo pa pong isolve ang puzzle na to, post nyo lang po ang video para mahanap nyo po ang tamang move ng pagmate. Kasunod na po ang tutorial pagkalipas po ng mga ilang segundo. Okay. So ito na po ang mga kasagutan o solusyon ng pasyon na to. So first move, kailangan nyo lang talagang mahanap kung ano talaga yung importanteng move para matalo talaga ang black. Pag hindi nyo nakuha yung tamang move, talagang walang pag-asang mamati talaga ang black. So ito na po ang tamang move para matalo ang black. First move, ang queen ay nag H3 lang. So yan po ang first move. So sa move na yan, ang pwede na lang i-move dito ng black ay ito na lang pong king, rook, tsaka pawn. Ito pong horse ay hindi po niya pwedeng igalo yan dahil open check po siya ng white bishop. So halimbawa, isa-isahin po natin 'to para makita talaga natin kung ano talaga yung kasagutan ng white sa bawat move naman ng black. So unahin po natin ang pawn. Pag ang pawn po ay nag E3, ang second move dyan ng white ay nag D4 lang. Check. Check me. So hindi niya pwedeng kainin 'yan, suportado 'yan ng bishop at siya hindi siya pwedeng kainin ng horse dahil siya ay open check. So mati po 'yan at ito hindi siya makapunta dito sa E5 dahil mayroong horse. So 'yan po ay mati. So next, first move, pag ang rook naman ang imo-move dito, pag ang rook ay nag E5 o kaya D6, so isa lang po ang kasagutan dyan ng white. Ang white ay nag D3 lang. B3, check, checkmate. So sa move na yan, hindi siya makapunta dito dahil nakatutok po
yung queen dito may horse. So yan po ay mate. So ulitin natin. First move. Pag ang rook naman ay nag F6 or G6 or H6. So isa pa rin po ang kasagutan diyan ng white. So doon pa rin ang kanyang mati pa rin po yan. Checkmate. So wala pa rin siya pwedeng pangharang diyan. So dito hindi siya pwede dahil meron pong horse. So, hindi na pwede kainin dahil open checkmate. So mati po yan. Then so ito na po yung last solution. First move. So dito wala nang imo-move na iba ang black, kundi dito na lang siya sa C4. So ano naman ngayon ang pang-second move ng white? So dito, pag nag-check siya dito sa lugar na to, hindi pwedeng hindi mamamati yan dahil yan po ay may tatakbuhan pa ang king. So ang kanyang second move yan ay nag B6 lang. Check me. So hindi siya makabalik dito dahil sakop niya ng horse. So dito naman sa dalawang black square na yan ay may sakop yan ng bishop. Dito naman sa tatlong ito sakop naman yan ng queen. So yan po ay mate. So wala talaga siyang pwedeng takbuhan pa. So yan po ang mga magandang atake ng white na kahit anong i-move ng black may nakahandang pangmating move ang white. Kaya talo talaga ang black. Kaya subukan niyo rin to mga boss magabay na ipasolve sa inyong mga kalaro, mga kaibigan, mga kabarkada para happy ang banding. Maraming salamat po uli sa inyong walang sawang panonood at suporta sa aking muting channel. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Enjoy lang po sa inyong paglalaro.